Sa dahan-dahang pagsubok na magbukas muli ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng banta ng COVID-19, ang isa sa mga nakikitang solusyon ng mga Pilipino para sa kanilang pagbabiyahe at paglalakbay ang paggamit ng bisikleta dahil limitado pa nga ang mga pampublikong transportasyon. Kaya naman nauuso muli ang pagpadyak nitong kagamitang may dalawang gulong na wala masyadong naiaambag sa pulusyon habang ikaw ay nakapagpapatupad pa ng sapat na distansya sa iba o social distancing. Dahil nga rito ay maging ang Philippine Olympic Committee ay nagpahayag ngang magbibigay sila sa mga piling atleta ng mga bisikleta upang magamit din sa kanilang pang-araw-araw na gawain at pagpapakondisyon na rin. Kung bahagi na ito ng bagong normal, ang isa sa mga maaaring tanong siguro rito ngayon ay kung handa ba ang ating mga kalsada upang masigurong ligtas sa mga pipili sa ganitong uri ng transportasyon. Dahil kung ang isang tao ay muli pa lamang na naa-accustom o nasasanay sa pagbibisikleta tapos nakikipagsabayan pa sila sa ibang higit na mabibilis na sasakyan, posibleng mapadala sa mga aksidente sa daan. At kung sa usapin ng mga namiligro ang buhay dahil sa pagbibisikleta, mayroon nga ang isang basketballistang muntik nang mamatay dahil sa isang freak accident. Ngayon, natatawanan na lang niya ang insidente ngunit matindi rin ang iniwan nitong mga sugat at hindi na nga siya muling nakaulit. Sa kanilang probinsya sa Mindanao, isa sa mga nakahiligan nga niyang sport ay ang magbike. Ngunit isang araw, duguan siyang umuwi sa kanilang bahay matapos ngang matusok ng manibela ang kanyang leeg. Galit at gulat sa nakita, di napigilan ng kanyang nanay na ibenta o ipamigay ang kanyang BMX para di na rin marahil maalala at maulit pa ang mga naganap. Sino nga ba ang PBA player na tinutukoy natin? Walang iba kundi ang player na may suot ng jersey number 6 ngayon para sa Barangay Ginebra Gin Kings, si Scottie Thompson. Kung dati nagpapalipad siya ng mga BMX at naglalaro ng volleyball sa bayan ng Digos, ngayon naman na isa siya sa mga nakikipaglundagan para makakuha ng rebounds upang makapag-ambag sa kanyang koponan. Likas nga rin talaga kasi ang atletismo mula sa manlalarong ito. Bukod pa rito, banggit pa nga ng coach na nakadiskubre sa galing ni Thompson ay napakataas rin talaga ng kanyang basketball IQ. Sa paglipad at taas ng talon ni Scottie ay nahihalintulad pa nga siya kay Samboy Lim, ang tinaguriang Skywalker ng PBA. Guardia ang posisyon pero kapag mag-rebound akala mo big man. May galing sa pwestuhan kaya minsan nauunahan sa pagkuha ng bola ang mga malalarong higit na nakatatangkad sa kanya. Di man masyadong pumupuntos ay dahil na rin sa kanyang nose for the ball ay napahihiyaw at napabibilib niya ang mga manunood. Mahalagang pyesa ngayon para sa Barangay Ginebra. Minsan na rin siyang naging bahagi ng Gilas Pilipinas. Nakitaan marahil ng sapat na husay at karakter kaya naman nabibigyan ng kaukulang tiwala ng mga coaches. May karanasan na sa ayos na sistema kaya naman kahit na limitado ang mga minutong nakapaglalaro siya ay maaasahan mong high impact at todo bigay pa rin sa loob. Nagkamali man ang landing sa kanyang BMX noon, tila maganda naman ang kanyang dating sa kanyang piniling karera ngayon sa basketball. Patunay na rin marahil ang pagiging bahagi ng kampyonato ng kanyang koponan na may kasama pang award o pagkilala bilang Finals MVP noong 2018. Mapa-volleyball, pagbibisikleta o paglalaro ng basketball man, maaari nating sabihing nasa sports talaga ang puso nitong si Scottie Thompson. Buong tapang nasasabak sa loob ng court at handang ibigay ang anumang kailanganin sa kanya ng kanyang mga kakampi. Mataas ang pangarap pero mapagkumbaba. Kaya naman ang respeto ng mga fans ng Ginebra ay kanyang nakuha. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sang-ayon sa akin, ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang puot at galit ang ating pairalin, kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panonood.
pindutin lang ang subscribe at notification bell button para hindi nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.